Hey guys, good day. So in this video, didiscuss natin yung isang theorem again sa network analysis, which is the Thevenin's theorem. So this is to understand the basics. So let's proceed with this theorem. Okay. So ano nga ba itong Thevenin's theorem? So ito yung mostly gamit na theorem kasi maiksi lang yung solution niya. So in this video, i-discuss natin siya. Okay? So, Thevenin's theorem, proceed tayo sa definition niya. Thevenin's theorem, if a resistor of R ohms be connected between any two terminals of a linear network, the resulting steady state current through the resistor is the ratio of the potential difference, EO, between the two points prior to the connection, and the sum of the values of resistance RO, resistance between the two points. And then, the connected resistance R, named after the French telegraph engineer, Charles Leon Thevenin. So, si ano pala yung ano nito? Si paring Charles. Okay, so kapag Thevenin, ganito yung equivalent circuit. So, itong EO, ito yung open circuit voltage, and then yung RO mo, siya yung equivalent resistance dun sa open circuit. And then, itong R na to, ito yung hinahanapan mo ng value of current. So, meron tayong example dito na circuit, which is, i-apply natin yung step-by-steps na procedure kung paano mag-compute. So, basically, yung circuit mo, kung yan ay isang complicated circuit, i-compress mo siya para ito yung mapalabas mong circuit. So, dapat magkaroon siya ng ganito, series, in series. Kung complicated yan, i-compress mo siya and then i-simplify mo siya sa ganitong circuit. Magkakaroon ka ng EO, tsaka RO, and then yung load resistance mo. So, kung ganyan na yung circuit mo, makukompute mo na yung value of current because, napaka-basic nito, ohms law na lang, okay? So, proceed tayo dun sa example niya. So, for anything else, so, ang reference natin itong ating theorem is from the book of 1001 of engineering book, electrical engineering book by Rojas. So, proceed na tayo dun sa example na circuit. I-apply na natin kung ano ba yung sinasabi dito sa definition niya. Okay? So, given this circuit, ayan. Okay? So, meron tayong dalawang, so, gamit tayo ng red ball pen. Okay. So, yan. Meron tayong dalawang, so, in this case, the given the circuit, ang hinahanap niya is itong value ng I3 dito. Yan. So, we have I3. So, ang unang step, kapag dito mo hinahanap sa load mo, ito yung RL dun sa, or yung R dun sa definition kanina. So, ang gagawin is, i-open circuit daw to. Ito, yan o. I-open circuit mo yung jump point na yan. I-remove mo muna temporarily itong resistance na to. Kasi dyan yung hinahanapan natin ng current. So, ito yan. Step 1. Ang ginawa dito is, i-open circuit mo. Kaya meron dyang EO. So, paano natin makukompute yung EO? So, kailangan makompute natin yung open circuit voltage na yan para mag-arrive tayo dun sa Thevenin's equivalent circuit. So, kailangan may value yan. So, sabi dito, may note, ayan. EO is computed using any methods, Kirchhoff's, Maxwell, Nodal, etc. So, in this case, sa Thevenin's, magagamit mo pa rin si Kirchhoff, si KCL, si KBL, si Nodal, or si Mesh. Whatever theorem na mas mapapadali yung solution. So, in this case, since open circuit ito, so, paano mo susolve yung EO? So, ano lang, KBL lang, no? Compute mo lang yan. Since open naman yan, pwede mo i-compute muna yung current, ohms law lang, since open circuit to, compute mo yung current and then KBL. So, ganun lang yung pag-solve niya. Any method naman, yan ang sabi niya.
So, kakailanganin mo pa rin si Mesh Kirchhoff at kay Kirchhoff's Maxwell or nodal analysis. Okay? And then, yung step 2 niyan is ito. Compute RO. What is RO? That is the open circuit resistance dun sa in-open circuit mo. Assuming na ni-remove muna natin yung load na R3, no? Ayan. Compute the RO, short circuit all the independent sources. So, kapag magko-compute ka ng equivalent resistance dun sa open circuit terminal mo, which is ito. Ayan. So, ang ginagawa, lahat ng sources is issue no short circuit. Ayan, kagaya niya, no? Nawala na yung sources mo kasi nandito yung battery mo kanina eh. So, lahat ng sources, i-o short circuit mo. Ano ba ibig sabihin ng short circuit? So, inaano siya, nire-remove yung battery and then, ilalagyan mo ng wire. Parang gina-jumperan mo. So, ayan. Nire-remove mo na yung battery ah. Nilagyan mo lang ng diretso na wire. So, short-circuited na siya. And then, given that scenario, basic series parallel connection ng circuit, so, makukompute mo yung RO dito. Kasi kailangan mo yung open circuit resistance, RO, para makompute natin yung current mamaya. So, pagka ganyan na yung circuit mo, basic lang. Itong R1 mo, ay nakaparallel lang dito sa R2. Ayan o. So, ayan, sabi dito, RO is computed using basic principle of finding the total resistance of a given circuit. Okay? So, ito na yung RO mo. And then, step 3, siyempre, babalik lang ulit tayo, step 3, ito na yung step 3 natin. Ayan. So, nakuha mo na yung value ng EO, nakuha mo na yung value of RO, itong R na to, yun yung niremove mo na resistance, temporarily. So, ngayon, ibabalik mo na, which is ito yon. So, kailangan makabuo tayo ng ganitong circuit. Eh, since ang hinahanap na, ayan, kung ito yung example natin, sana. Ayan. Kung ito yung sample natin na circuit. So, yung I3 mo, ito yon. Ayan. Ito yung I3, no? And then, ito yung R3. So, magiging R3 to. And then, itong I mo, ayan. May value ka naman na nito. Nakuha na natin using ang methods na applicable. So, makukompute na natin yung value of R3. So, in this case, parang ano siya, mas simplify, mas mabilis na solution sa pag-compute ng complicated circuit. Lalo na kapag isa lang naman yung hinahanap na value. Meron tayo dito example. Ayan. So, ito. Ito yung example natin. Solve for the value of current and voltage at terminal A and B. Assuming, using Thevenin's equivalent theorem. So, using Thevenin's theorem. So, nasa yung AB dyan? Ano, kulang tayo. No, nandito yung A and B. Ayan. So, ito yung terminal A mo. Ito yung terminal B. So, ang kukompute natin yung current dito. Ayan. May current ka dyan. Pero, may condition using Thevenin's equivalent. So, kung gamit Kirchhoff's law or mesh current, makukuha agad natin yan. No? Pero, doon sa tanong kasi, may condition. Ang gamitin mo daw, Thevenin's. So, gagamitan natin ngayon yan ng Thevenin's theorem. So, paano yan i-solve? Una, proceed tayo sa step 1. Turo ni Thevenin's, ni Charles. So, sundan lang natin yung procedure para hindi tayo maligaw. So, let us start with the basic, no? So, everything starts with the basic. Hindi naman pwedeng pahirapan mo pa yung sarili mo. Doon sa basic muna tayo, doon sa madali, no? So, ito yung hanapin natin eh. Current tsaka BAB. So, ano yan? We are finding the value of AAB, IAB, and BAB. So, yung current na magpo-flow dito sa 20 ohms resistor, and voltage drop across the 20 ohm resistor. So, yun yung hahanapin natin. Using Thevenin's theorem. Okay?
So, ano yung step 1? Ang sabi ni Charles, ni paring Charles, is hanapin mo daw muna yung open circuit voltage doon sa hinahanapan natin ng current, which is itong 20 ohms across terminal A and B. So, anong ginawa dun sa unang step? Ito, i-open circuit natin. So, ang circuit natin is magiging ganito. So, meron tayo ditong battery. Meron kang resistance dito. Yan. Yan. So, ang battery mo dito is 25 volts. So, meron kang 10 ohms. Meron kang 15 ohms. So, since temporarily, ni-remove natin yung resistance dito, open circuit eh, para makuha natin yung value of open circuit voltage, which is EO. So, ayan, meron tayong battery again dito. Ayan. Okay. So, voltage mo dito is 20 volts. 15 ohms, 10 ohms. Okay, so we are looking for the value of EO. So, paano natin makompute ngayon yung value of EO given this circuit? So, mapapansin mo, ang complete circuit lang dyan is ito. Itong loop na to. Yan. So, yung current mo dito flowing pa ganyan. Okay? So, ang gagawin natin dyan, compute muna natin yung current. Kasi in this loop, makukompute na natin yung value of current. Kasi meron kang voltage, meron kang resistance. So, ano gagamitin natin? We are using the Ohm's law, basic, very basic, ano? So, para makompute yung current, ayan, dito tayo mag-solve sa taas. So, we are using, what? Ohm's law, B over R. So, ano yung B total to? Over R total. So, ano yung B total mo? So, ito, 25. You have 25 volts. All over, ano yung total resistance mo? Since ito, naka-open to, so lalabas na itong 15 at saka 10 ohms is naka-series. So, mangyayari dyan is 15 plus 10. Yan, plus 10. So, ang lalabas, 25 all over 15 plus 10 is equals to 1 ampere. Okay? Yan. Yan yung sagot dun sa current dito. So, in this case, makukompute na natin yung value of, ano? Value of what? Ito, yung voltage dito. EO. So, using KVL or Kirchhoff's voltage law, makukompute na natin yung value of voltage dito using this loop. So, dito naman tayo maglo-loop ngayon. Dito sa kabilang side na to. Gagamit tayo dyan ng KVL. So, you have 20 volts here. So, KVL. At loop, let's say, loop ano to? Loop A. So, meron ka ditong loop A. Yan. So, yung 20 mo, ito, KVL eh. 20, babawasan mo ng voltage dito. Ayan. So, minus, kasi yung flow ng current mo, pa ganito eh. Counterclockwise. So, you have minus EO. Voltage yan dyan eh. Voltage drop. And then, subtract mo din yung what? Subtract mo din yung voltage dito sa 10 ohms. Since meron na tayong nakuhang value of current, so, itatimes na lang natin sa 10 ohms. Yun na yung voltage drop dito sa 10 ohms. So, you have minus 10 ohms. Or I times R. Yung I natin, 1 ampere. So, we have 1 multiply sa 10 ohms. Equals to 0. So, in this case, makuha na natin yung value of EO. Yan. EO, or open circuit voltage, is equals to what? So, ano lang yan? Transpose, transpose. Liba natin dito sa kabila. So, itong EO, liba na natin sa kabila. Nag-positive. Matitira sa kabila is 20 minus 10. So, you have 10 volts. Yan yung open circuit voltage. Pero, hindi pa tayo tapos. Open circuit voltage pa lang yung nakukompute natin. So, proceed na tayo ngayon sa step 2. No? So, ano ba yung step 2?
Step 2 is nadali lang. Step 2. Step by step tayo para hindi tayo naliligaw. Ganyan lang ka-basic 'yan. No? So step 2 ang sabi, kapag magko-compute tayo ang sa step 2 kasi hanapin na natin yung RO or open circuit resistance equivalent. So we're looking for the value of this. So ang sabi niya is kapag maghanap ka ng resistance, i-short circuit mo lahat ng source. Ano? Pero open circuit pa rin yung resistance na hinahanapan natin. So, ang mangyayari, ganito yung circuit natin. Ayan. So, nandito yung RO mo na hinahanapan. Ayan yung RO mo. And then, ayan. Nandito yung ano natin, dalawang resistance na inaiwan, which is 10 ohms tsaka 15 ohms. Okay, nandito yung battery mo. Pero, short circuit na natin yan. Kaya, nawala na yung battery. So, in this case, mapapansin mo, yung ating dalawang resistance is nakaparallel lang. So, makukumpute na natin yan. RO is equals to 15 times 10. Yung method natin, pagpaparallel ng dalawang resistance lang. So, hindi na tayo maglolong method. Ito na yung shortcut. 15 times 10 over 15 plus 10. So, ano yung value ng RO natin? RO is 15 times 10, 150, divided by 25 is equals to, so we have 6 ohms. So, in this case, meron na tayong RO. Ayan. Meron na tayong EO dito sa una nating solution, which is ito. Ano na yung step 3 natin? Step 3 is to find what? Step 3 is to draw the equivalent circuit or Thevenin equivalent circuit. So, dito na lang tayo, step 3. Si maiksi lang naman siya. Okay? So, drawing na tayo. Draw Thevenin's or equivalent circuit. Okay. So, ano yung equivalent circuit? So, going back dun sa previous ano natin, example ng circuit. So, ganito yung equivalent circuit niya. So, you have EO. Ayan. Yan yung open circuit voltage. And then, meron kang nakaseries na RO. And in this case, ibabalik na natin yung tinanggal natin na resistance. No? Ano yung tinanggal natin kanina na resistance? Yun yung 20 ohms. Yung tinanggal natin dito, temporarily. So, ngayon, ibabalik na natin kasi kukumpute na natin ang tunay na value niya. So, meron ka dito yung 20 ohms. So, nandyan yung terminal A at saka terminal B. So, kukumpute na natin yung current dito. Current IAB. Okay? So, ano yung formula pag-compute ng IAB? So, syempre, basic na basic. Kaya nga nakalagay sa title natin, Understanding the Basics. So, Ohm's Law again. IAB is equals to, syempre, yung voltage mo, total voltage mo dito, EO. All over yung sum nung or yung total resistance nung nasa circuit, which is RO plus 20. So, in this case, ano yung EO natin? 10 volts. All over, ano yung RO mo? 6 plus 20. So, yung IAB natin is equals to 10 over 26. So, both sides, i-divide natin by 2. Magkakaroon ka ng 5 over 13. So, ito na yung pinaka-simplify niya. Pwede mo i-convert sa decimal kung ayaw mo ng fraction, pero yan yung tamang sagot. So, makuha na natin yung value of current. So, paano natin compute yung volt BAB? Kasi yun ang hinahanap dito eh, sa ano,
Ayan o. IAB, meron na tayo. BAB. So, basically, Ohm's law again. BAB is equals to BAB is equals to IAB times 20. So, you have 5 over 13 times 20. Ayan. So, anong sagot? 100 over 13. Ayan. 100 over 13 volts. So, naka-fraction lang siya. This answer is in fractional form. It's up to you kung convert mo siya sa saan? Sa decimal. So, okay. Mapapansin mo, using this method, sa pag-compute nitong circuit na to, pinadali lang niya. No? Basic yung ano, yung solution, maiksi lang. Ayan. Okay? So, yun lang itatandaan nyo, nag-open circuit sa step 1. So, sa step 1, nag-open circuit tayo nung hinahanapan ng ano, eto, ayan. Open circuit tayo dyan, then hinanap natin yung EO, which is open circuit voltage. And then, step 2, nag-open circuit pa rin tayo, and then nag-short circuit tayo ng mga sources, which is itong dalawang battery. Then, kinuha natin yung equivalent resistance dun sa open circuit terminal. And then, step 3, since nakuha na natin yung EO tsaka RO, magdodrawing na tayo ng Thevenin's equivalent circuit, which is ito. And then, ibabalik na natin yung temporarily inopen, ni-remove natin na value of resistance, which is itong 20 ohms. And then, that's the time na mag-apply na tayo ng ohms law again. So, total voltage divide total resistance. We can find the value of current, which is this. So, this is the answer. And then, yung BAB mo, you have the value of current, multiply mo lang sa resistance. So, that is the voltage drop across AB. Okay? Hanggang dito na lang, guys. Yan yung ating Thevenin's theorem for this day. So, hopefully, marami kayo natutunan. Kahit isa lang example natin, pero marami pa rin kayo natutunan. Alright. Hanggang sa muli. So, pakisubscribe na lang sa channel ko kung nagustuhan mo yung video na to. Maraming salamat sa iyong panonood. Babush!